Yun. Good morning! Ngayong araw, tutorial video tayo sa temperature controller na to. Let's go! Yan. Buksan natin. Ito yata yung pinakamurang controller sa balat ng Shopee. So cheap. Mabibili nyo ito sa under 200 pesos. Yan. Ito. XH-W3001 model niya. Napakadaling gamitin. Bale, itong pula at itim. Ito yung power supply niya. Power supply. Ito naman yung nanggaling na sa control. Papunta sa ilaw. Papunta sa heater pala. Yan. Tapos ito yung sensor. Ito nakalagay sa likod, 12 volts, 24 and 220 volts. 220 volts tapos 1500 watts. Huwag po kayong maniwala dito, hindi po yan, hindi po ito 1500 watts. Kung gagamit man kayo nito, dapat hindi kayo lalagpas ng 300 watts capacity niya kasi masisira po ito. Hindi maiiwasang gumamit ng mas mataas na wattage ng heater o kaya ilaw. Gumamit po kayo ng magnetic contactor para siya yung mag-drive. Hindi po masira ito. Kabit muna natin to. Yan, kailangan natin to. Ito. Ilaw. Siyempre, yan. Lagyan muna natin to. Ito yung power supply. Kabit natin. Okay na yung ating power supply. Next, ilaw naman. Ilaw. Yan, tanggal na. Yan. Yan yung maging setup niya. Ito, power supply, pupunta sa ilaw o heater, then yung sensor. Nandito yung sensor.
Yan. Ready na. Lagyan natin ng kuryente. Mag-ingat lagi sa paggamit ng kuryente. Yan. Kunin na natin to. Set na natin siya. Yan, sa setting naman tayo. So, halimbawa, 37.2 yung aandar siya. Ito lang po, i-press natin yung pataas na arrow. Set nyo yan sa 37.2. Yan, pag nag-blink yan, pwede nyo na siyang igalaw. Ay, nagbumalik. Ulit. Yan. Baba lang natin sa 37.2. Yun. Antayin nyo lang na bumamala yung blink niya. Yan. Tapos, 37.2 to 37.8. Dito naman tayo sa pababa na arrow. Dito nyo isa-set yung 37.8. Ibig sabihin, kakat off siya ng 37.8. Yan, antayin nyo lang. Yan. So, ibig sabihin ng setting na yun, 37.8, hindi mamamatay yung ilaw nyo hanggat hindi dumarating sa 37.8 yung temperature nito. Hindi naman to mamamatay pag hindi siya bumaba ng 37.2. Try natin. Tingnan nyo. Yan. Papainitin ko yung sensor niya. Yan. Yan, di ba? Mamaya. Lagyan natin ng ilaw. Yan. Painitin natin. Hindi man sa camera. Panggulo. Yan. Buhay po, buhay. So, dapat mag-cut off to ng 37.8. Sandal natin sa ilaw. Aray. Yan. Sandal natin sa ilaw. Yan. Mamatay ito ng 37.8. Yun. Uminit masyado. Yan. So, nag-cut off siya ng 37.8. Ngayon, mabubuhay ito sa 37.2. Yan. Buhay na ulit. Ibig sabihin, hindi lalamig yung incubator nyo kasi maandar siya pag bumaba siya ng 37.2. Try natin ulit. Yun. 37.8. Yeah.
Yan, born ulit. Ganyan po ang setting niya. Yan, so ganyan lang siya ka basic. Ganyan lang siya ka basic i-wire. Huwag lang kayong lalagpas ng 300 watts dito kasi talaga siya, talagang lolobo to at saka ano, talagang masisira. Yung ginagawa namin ngayon, nilalagyan namin ng magnetic contactor para hindi mabigatan to. Kaya kahit ilang watts yung gagamitin mo, yung daron ng kuryente sa magnetic contactor lang, hindi dito talaga mismo sa controller. Kaya kahit mumurahin to, matagal masira. And so kasalayok po yun akong gumagawa ng incubator ngayon para sa ating native chickens. Native chicken eggs. Yan. Siningit po lang itong tutorial ng sa ganitong controller, setup ng ganitong controller. Siguro mauna itong upload. Abangan nyo rin yung upload ko ng paggawa ng incubator nito. Maraming salamat po.